Napatingin ako nang bumukas ang pintuan at pumasok si Dad. Ashley, you can now go to your room at ako na ang magbabantay sa mommy mo. What is this, Dad? Pagputol ko sa sinasabi nito. Tumayo ako sa pagkakaupo ko sa kama at lumapit sa kanya. Ang alin? Nagtatakang tanong nito. Here. Iniabot ko sa kanya ang envelope na hindi sadyang nakita ko sa drawer. Bahagyang nagulat ito dahil doon. Bakit mo pinakialaman yan? Answer me, Dad. I said, bakit mo pinakialaman yan, Ashley? Madiin na sambit nito sa akin. Why won't you answer me, Dad? May kalakasan na wika ko. Napatingin tuloy si Dad sa kama kung saan nakahiga si Mommy. Inaalala siguro niya na baka magising ito. Huwag tayo dito mag-usap, magigising ang mommy mo. Wika nito at hinela ako palabas sa kwarto nila. Nang makalabas kami ay kaagad akong pumigla sa pagkakahawak nito sa akin. Sakto naman nakakaakyat lang din ni Anthony kaya't pareho kaming napatingin ni Dad rito. Iniayos ko ang sarili ko at huminga ng malalim. Hindi dapat malaman ni Anthony ang nangyayari, hindi niya dapat ako na mahalata. Where's mommy? Tanong nito nang makalapit sa amin. She's now sleeping in our room. Sagot ni Daddy sa kanya. Napatingin pa sa akin si Dad and I know that he's also nervous na mahalata ni Anthony na may something na nangyayari. Ang aga naman po yatang matulog. Pagod kasi siya anak, sa dami nilang pinasyalan ni Christy kanina paliwanag ni Dad at makang nakambansi naman si Anthony, kaya naman po pala anyway, nag-dinner na po ba kayo? May dala akong steak galing sa restaurant na kinainan namin ni Christine kanina. We already ate na. Kasabay namin si Mommy na nag-dinner bago siya matulog. Wika ko. Ah, sayang naman ang steak na inuwi ko. Akala ko kasi ay hindi pa kayo nagdi-dinner dahil nga maaga pa. You can put it naman sa ref para makain natin bukas. Or maybe bigay mo na lang kila Yaya. Okay, I'll give it to them na lang. Wika nito at pababa na sana pero inawat siya ni Dad. After mo sa baba, can you stay muna sa room namin and bantayan mo si mommy mo? Wika nito kay Anthony. Why, Dad? Akala ko ba she's sleeping na? Nagtatakang tanong nito. Oo nga, but baka kasi bigla siyang magising at may kailanganin o di kaya ay hanapin ako. So better na samahan mo muna siya. Alam mo namang ayaw ni mommy mo na natutulog mag-isa. Aalis ka po ba? Saan ka ba pupunta, Dad? Kailangan kasi namin na mag-usap ng ate mo. It's about our business. Nagkaroon lang kasi ng kaunting problema and I need her advice. Alam mo namang business-minded din itong ate mo. Yeah, saglit lang naman yon. So ikaw na muna ang bahala kay mommy. Dagdag ko pa. Okay, sige, wika ni Anthony at bumaba na. Let's talk to my office, Ashley, wika ni Dad at nauna ng maglakad. Sinilip ko muna si mommy sa kwarto bago sumunod kay Dad. Good thing na mahimbing pa rin itong natutulog. Sit down. Wika ni Dad nang makapasok ako sa office. Nakaupo na ito sa table niya at naupo ako sa harap nun. Inilapag nito sa table ang envelope na hawak niya. Pwede mo na bang sagutin kung bakit pinakialaman mo ito, Ashley? Aksidente ko lang na nakita yan, Dad. Cold na sagot ko na hindi siya tinitignan. Napabuntong hininga ako at umiling bago ako tuluyan na magsalita muli. Siguro naman you can tell me now kung ano ang ibig sabihin ng laman ng envelope na yan, Dad. Pero tinignan mo na ang laman nito, hindi ba? Yes, Dad, at kitang-kita ko lahat ng nakasulat dyan. Pati ang MRI result ni Mommy. Ashley, hindi ka dapat kasi na nakikialam ng mga bagay na katulad nito. But why? Wala ba akong karapatan na malaman ang totoo? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kanina pa kasi ako nag-aantay ng sagot dahil kanina pa rin ako naguguluhan sa lahat. Calm down, Ashley, and please lower your voice. How can I calm down, Dad? Nagtago ka at nagsinungaling sa akin. Naluluha ng wika ko. Itinago mo ang totoong kalagayan ni Mommy. You're saying na dahil lang sa pagod ang nangyari sa kanya ngayon pero that's not the truth. Ashley, saway pa nito sa akin. Kaya pala ayaw mong ipabago ang venue ng kasal. It's because hindi naman dahil lang sa init ang nangyari kay Mom. It's because she has brain tumor. Sigaw ko at hindi ko na napigilan na umiyak. Nabasa ko iyon sa envelope na iyon at kitang-kita ko rin kung gaano kalaki ang bukol sa utak ni Mommy.
All know is she has breast cancer at iyon ang nilalabanan niyang sakit. Pero hindi ko alam itong tungkol sa brain tumor niya. At paanong nangyari iyon? Kulang pa ba ang sakit niya at nadagdagan pa ng isa? Why do my mom need to suffer like this? Gusto lang naman niyang mabuhay pa ng matagal pero bakit parang ipinagkakait yun sa kanya? Hindi biro ang kalagayan ngayon ni mommy dad. Pero why do you have to hide it from us? Wala kaming kaalam-alam na mas nanganganib na pala ang buhay niya ngayon. I did that to protect you, Ashley, you and Anthony. To protect us from what? Naguguluhan na tanong ko. To protect you from so much pain katulad ng naramdaman ko nung nalaman ko na may brain tumor ang mommy mo. Natigilan ako nang makita ang mga luhang namumuo na sa mga mata ni Dad. Ayokong maramdaman niyo ang sobrang sakit na naramdaman ko noong nalaman ko iyon. Parang winasak ang pagkatao ko, at parang paulit-ulit na tinutusok ang puso ko. Do you think na hindi ako nahihirapan? Na ako lang ang may alam noon? Ni wala akong mapagsabihan, wala akong masandalan. Puro takot lang ang nararamdaman ko na baka isang araw ay bigla na lang mawala ang babaeng pinakamamahal ko. Para ba akong naestatwa dahil sa mga sinabi ni Dad? At dahil na rin na nakikita ko itong umiiyak na ngayon sa harap ko. He's the strongest man that I know. Mula pagkabata ko ay never ko siyang nakitang umiyak. Pero tila parang mahinang-mahina ang taong nasa harap ko ngayon. At ayokong maramdaman niyo iyon ni Anthony dahil masasaktan rin ako, Ashley. At baka hindi ko na yon kayanin pa, na makitang nahihirapan ang mami mo at makitang nasasaktan ang dalawang anak ko. Dad, humagulgul na wika ko at tumayo para lapitan siya. Ayokong mabuhay kayo sa takot na araw-araw nyo nalang isipin ang kalagayan ng mami nyo. Kaya't mas okay nang mag-suffer ako mag-isa kaysa madamay pa kayo. Gusto ko na maging masaya lang kayo habang kasama nyo pa ang mami ninyo. Gusto kong mas ulit nyo lang ang mga oras na nandito pa siya, Dad, stop saying that. Hindi aalis si Mom, hindi siya mawawala. Kung mas mahaba ang chance niyang mabuhay sa breast cancer niya, while sa brain tumor niya ay hindi. Mas lumiit na ang chance niyang mabuhay dahil doon. Wika nito at napasuntok sa mesa. No, Dad, no. Stop saying that. Wika ko at niyakap siya ng mahigpit. Kaya't ngayon na alam mo na ang katotohanan. Pwede na sigurong maging mahina si Daddy kahit saglit lang. Kasi anak, hindi ko na talaga kaya. Mas hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya at humagulgul lang ito ng humagulgul. Masakit ang katotohanan na nalaman ko at masakit rin ang nakikita kong kahinaan ni Dad ngayon. Kaya't naiintindihan ko na siya, tama nga siya na dapat ay hindi na lang namin alam ang totoo. Dahil ngayon, hindi na magiging normal ang bawat araw ko at mabubuhay lang ako na puro pangamba at takot. Christine POV. Here's your order. Wika ni Angelay dala-dala ang mga drinks na in-order namin. Inilapag nito ang tray na hawak niya sa mesa at nakiupo na rin katabi namin. Nandito kami ngayon sa coffee shop kung saan ito nagtatrabaho. Ako, ang tatlong kuya ko, si Elijah, Sancho, Ate Ashley at Anthony. Nagkita-kita kami para sana personal na iabot namin sa kanila ang mga invitations at upang masabihan na rin sila para bukas. Nasaan pala si Martina? Tanong ko dahil kanina ko pa ito hindi nakikita. Day off niya ngayon, best friend. Bukas pa ang pasok noon. Tugon ni Angelay. Akala ko ay may pasok siya ngayon, hindi ko tuloy siya nasabihan. Don't worry, ako na lang ang magsasabi sa kanya. At baka sabay na rin kami na pumunta after ng shift namin bukas. Mabuti na lang ay parehas kaming opening. Okay, ikaw na ang bahala sa kanya ah. No prob, best friend. Siya nga pala, kailangan ba talagang sumama ako bukas? Pag-iiba ni Elijah ng usapan habang iniinom ang iced coffee niya. Kinuha na rin namin sa tray ang kani-kanyang naming mga drinks at ininom na rin yon. Malamang, kasama ka sa kasal diba? Sagot ni Anthony rito. Ah, invited pa pala ako sa kasal. Akala ko ay itsapwera na ako. Nag-inarte ka na naman, para kang babae dyan. Pambabasag ni Sancho rito. Wow, eh mas grabe ka nga mag-inarte, Sancho. Ilang taon mo rin kami na hindi pinansin. Natawa naman dahil doon si Anthony at awkward nang umiti si Sancho. Walang personal ang Elijah, nagkukwentuhan lang tayo rito. Bakit? Sino bang nauna? Eddie, sorry, kalimutan mo na yon.
wika ni Sancho at inakbayan si Elijah. Marahan pa nitong ginulo ang buhok nito. Basta't walang malilate bukas, kung gusto niyo sumabay sa amin ay magkita-kita na lang tayo sa mansion. O di kaya ay ipasusundo namin kayo sa driver. Bili ni Anthony, pasando mo na lang kami, tinatamad kasi akong mag-drive. Anong oras nga ulit yon? Tanong ni Elijah, 5 p.m. Tama ba? Di siguradong wika ni Anthony. 5 p.m. yun ate, hindi ba? Bumaling ito ng tingin kay ate Ashley ngunit hindi siya sinagot nito. Tila nakatingin lang sa malayo si ate Ashley at parabang napakalalim ng iniisip. Kanina ko pa rin napapansin na tahimik ito at parang wala sa mood. Ni hindi namin maramdaman ang presensya niya at parabang hindi namin siya kasama ngayon dito. Nakakapanibago, dahil madalas na madaldal ito at siya ang laging nangunguna sa mga ganitong usapan. Ate, ulit pang wika ni Anthony kaya't marahan na tinapik ito ni Kuya Alvin na siyang katabi niya. Ha, wika ni ate Ashley at napatingin sa aming lahat. Ang sabi ko, anong oras tayo bukas? Pag-uulit ni Anthony ng kaninang tanong niya. Bukas, ano bang mayroon bukas? Tila parang wala sa sariling tanong nito. Kaya't nagkatinginan kaming lahat dahil sa sinabi ni ate Ashley. Huwag mo sabihin na nakalimutan mo ate. Hindi makapaniwalang tanong ni Anthony sa kapatid niya. Tila napakunot ang noo at napaisip naman si ate Ashley. Ah, naalala ko na. Wika nito at napahilamos ng mukha. Sorry, may iniisip lang ako. Anyway, 5 p.m. tayo bukas. Tipid na sagot niya, okay ka lang ba ate? Nag-aalalang tanong ni Anthony. Yes, iniisip ko lang ang mga dapat pang gawin para sa last preparations ng wedding niyo. Are you sure ate? You don't look okay. I said I'm okay. Wika nito at tumayo. Please excuse me, I need to go to the bathroom. Paalam ni ate Ashley at nagtungo papuntang Cree. Nagkatinginan kaming lahat at pinakikiramdaman ang paligid. Ano kayang nangyayari kay ate Ashley? Tama si Anthony eh, mukhang hindi nga talaga ito okay. LQ kayo kuya no. Pag-uusisa ni kuya Christian kay kuya Alvin nang makaalis si ate Ashley. Anong LQ ang pinagsasabi mo dyan? Taas kilay na tanong ni kuya Alvin sa kanya. LQ? Lover's quarrel? Away mag-jowa? Hindi no. Gawa-gawa kwento ka na naman. Nagtatanong lang ako kuya, masyado ka namang defensive. Alam nyo, hayaan na lang muna natin si Ashley. Baka stress lang iyon sa mga bagay na hindi natin alam. Baka nga stress lang iyon sa business na pinag-usapan nila ni Dad kagabi. Nabanggit kasi sa akin ni Daddy na nagkaroon raw ng kaunting problema sa negosyo namin. Paliwanag ni Anthony, problema. Pero okay naman ang negosyo ninyo. Concern na tanong ni Elijah. Siguro. Baka maliit na aberya lang iyon. Dahil kung malaking problema iyon ay paniguradong mababalita kaagad iyon. Sa bagay, negosyo niyo pa naman ang unang-una sa listahan ngayon sa bansa. Basta kapag nagkaroon ng malaking problema, huwag kayong mahihiya na lumapit sa kumpanya namin, kami ang bahala sa inyo. Ipalugi na nga rin ang kumpanya niyo. Bulong ni Sancho pero mukhang sinadya niya talagang eparinag ito. Anong sabi mo? Wala, narinig ko kaya. Narinig mo pala, bakit nagtatanong ka pa? Napangisi si Elijah at napailing, kami palugi. Baka gusto mong bilhin namin lahat ng properties mo. As if naman na ibebenta ko sa iyo. Masyado pang marami ang pera ko kaya't wala pa akong balak magbenta ng mga ari-arian ko. E di aantayin ko na maubos ang pera mo at maghirap ka. At kapag nangyari iyon, ako ang unang-unang bibili sa properties mo. Tandaan mo yan. Napailing na lamang ako sa walang katapusan na pag-aasaran ng tatlong to. Parang napasama pa yata na nagkabati-bati sila dahil parang mas lalong yumangay at gamulo ang mundo namin pare-pareho. Hindi ko na sila pinansin pa at ibinaling ko na lamang ang atensyon ko sa mga tao dito sa loob nitong coffee shop. Ngunit napakunot ang noo ko nang sa dikalayuan ay may pamilyar akong tao na nakita. Halos kakapasok lang nito at nakatayo sa may pintuan. Lumilingon-lingon pa ito sa paligid na parabang may hinahanap. Pakiramdam ko ay nagtama ang tingin namin na dalawa, tinanggal nito ang shades niya at tama nga ako. Nakatingin nga ito sa akin. Anong ginagawa niya rito? Anong ginagawa ni Zarina rito? Kaagad akong umiwas ng tingin dahil sa kaba.
Pakiramdam ko ay may hindi na namang magandang mangyayari dahil nandito siya. Bigla tuloy akong napainom sa kape ko at hindi inaasahan na nasamid ako. "Hey, are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Anthony at inabutan ako ng tubig. "Oo, nabigla lang ako sa pag-inom." Tumatangon sagot ko. "Dahan-dahan kasi ang inom." Nang nilapag ko ang baso ng tubig ay nasa harapan na ng mesa namin si Serena. "Hey," wika nito at nakatingin kay Anthony. Nagtinginan ang mga kasama namin sa mesa. Panigurado akong nagtataka rin sila kung bakit nandito si Serena. "Serena, what are you doing here?" tanong ni Sancho rito. "Anong ginagawa mo rito? May balak ka na naman bang manggulo?" wika ni Angele at tumayo. Inawat naman ito kaagad ni Elijah. "Kung mangbubulo ka lang ay huwag mo nang ituloy. Marami kami ngayon rito at baka may hindi magandang mangyari sa iyo." Dagdag pa ni Angele. "No, hindi ako pumunta rito para manggulo." Seryosong wika ni Serena. "Dapat lang, kaya umalis ka na. I just wanted to talk to Christine and Anthony." "Wala na tayong dapat na pag-usapan pa, Serena." Madiin na sagot ni Anthony. "Just hear me out, please. Umalis ka na." "But Anthony, I said leave. After what you have done to Christine, talagang ang lakas pa rin ng loob mo na magpakita." Medyo may kalakasan na wika ni Anthony kaya't napatingin sa amin ang iba pang tao dito sa coffee shop. Marahan na hinawakan ko ang kamay nito para awatin siya at para medyo kumalma dahil mukhang galit na ito. Kaya nga nandito ako, para mag-sorry and to make things right. Hindi na mababawi ng sorry ang mga nangyari. "Then what do you want me to do?" Lumuhod sa harap niyo. "I'll do it." Nagulat ako ng dahan-dahan na lumuhod si Serena katulad ng sinabi nito. "Totoo ba ito? Seryoso ba siya sa ginagawa niya?" Mas lalong tuloy kaming pinagtinginan ng mga tao. Hindi ko kayang makita na may nakaluhod sa harap namin at tila binababa ang pagkatao niya. Kaya't tumayo ako at nilapitan ko siya. "Serena, tumayo ka nga dyan." Wika ko at marahan na hinela siya patayo pero nagmatigas ito. "No, hindi ako tatayo hanggat hindi ko naririnig ang pagpapatawad mula sa inyo." Siguro naman ay sinsero siya sa ginagawa niya ngayon. Dahil walang kahit sino ang ipapahiya ang sarili niya sa harap ng maraming tao kung hindi naman ito totoo. Kaya't kahit napakaraming hindi magandang bagay ang ginawa niya sa akin, sa amin ni Anthony, siguro naman ay deserve pa rin niyang patawarin namin siya. Wala namang masama sa pagpapatawad, wala namang tao ang hindi deserve ang kapatawaran. "Sige na, tumayo ka na dyan. Huwag tayo dito mag-usap." Pinagtinginan na nila tayo. Wika ko at tinulungan itong tumayo. Pinagpag ko ang skirt nito pati na rin ang tuhod niya. Medyo naawa ako dahil ang bilis na namula nun. Halatang halata iyon dahil sa sobrang puti niya. "Thank you," sambit nito sa akin. "Christine, what are you doing?" Awat ni Anthony at lumapit sa akin. "Huwag mo sabihin na naniniwala ka sa mga sinasabi niya ngayon." "Humihingi lang naman siya ng tawad, Anthony. Wala naman sigurong masama doon." "But Christine, gusto ko lang talagang makipag-ayos sa inyo, Anthony. I promise na hindi ko na kayo guguluhin at hindi na rin ako magpapakita pagtapos nito." Wika ni Serena, "At paano naman kami maniniwala sa iyo? Babalik na ako ng France for good. At mamaya na ang flight ko. Pwede naman na ipakita ko sa inyo ang plane ticket ko para maniwala kayo pangungumbinsi pa nito." "Anthony, bakit hindi natin pakinggan muna si Serena?" Wika ko kay Anthony at tinignan ito. "Pero Christine, wala na akong tiwala sa kanya matapos ng mga nangyari, pero pwede naman na magbago pa ang isang tao, Anthony. Malay mo ay pinagsisihan na talaga ni Serena ang nagawa niya." "Nagsisisi naman na talaga ako. That's why I'm here, para ayusin ang lahat bago ako umalis." "Christine, Anthony, ayokong umalis noong na may mga tao akong nagawa ng kasalanan, at hindi nakahingi ng kapatawaran. Mabigat sa puso iyon at ayokong dalhin iyon habang buhay. Sana naisip mo yan bago mo ginawa ang mga bagay na iyon." Sambit pa ni Anthony. "Masyado kasi akong nagpadala sa galit ko to the point na hindi ko na naisip iyon." "Sige na, Anthony. Kung hindi mo kayang makipag-usap o makipag-ayos kay Serena, ay ako na lamang ang gagawa." Wika ko at inaya si Serena sa rooftop kung saan walang tao para makapag-usap kaming dalawa.
Ngunit hindi pa kami nakakalayo ay bigla akong hinela sa kamay at pinigilan ni Anthony. "Anthony, saway ko rito. Don't worry, I'm not going to stop you, mahal ko. Sasama lang ako sa inyo in case na may balak na naman siyang masama laban sa iyo." Wika nito at hinawakan ang kamay ko. Nakita ko ang peking pagngiti ni Zarina. Tila kita ko sa mga ngiting iyon na nasasaktan siya dahil sa paghihinala sa kanya ni Anthony. Hindi ko naman masisisi si Anthony kung ganoon na lamang ito mag-isip kay Zarina. Pero ang gusto ko lang ay bigyan namin ito ng pagkakataon katulad nila Martina at Sancho at isa pa, hindi naman siguro mahirap ang magpatawad. Para sa ikabubuti rin naman namin iyon. Nang makaakyat kami sa rooftop ay bahagyang natigilan ako. Ganoon pa rin ang ayos at disenyo nito, tila wala itong pinagbago. Bigla ko tuloy na alala ang pangalawang pagkikita namin ni Anthony noon dito. Ganito rin yon, tatlo kami nila Anthony at Serena rito. Pero iba ang sitwasyon noon dahil sila pa ang magkasintahan. Iyon ay noong inarkila ni Anthony itong buong rooftop para sa date nila. Pero ngayon, tila parang hindi na sila magkakilala, para bang sa isang iglap ay nawala na lang bigla ang pinagsamahan nila. Napakalaki na ng lamot sa pagitan nilang dalawa. Nakukonsensya tuloy ako, kasalanan ko ba yon? Ako nga ba ang dahilan kung bakit naging ganito na sila ngayon? Dahil kung hindi ako dumating sa buhay nila, sigurado akong walang magbabago sa kanilang pagsasama. "Christine, thank you for giving me a chance na kausapin ka, kayong dalawa." Napabalik ako sa ulirat nang lumapit sa akin si Zarina at hinawakan ang dalawang kamay ko. Samantalang si Anthony naman ay nasa bandang dulo at nakasandal sa pader habang pinapanood kami na dalawa. "I'm sorry, Christine. I'm sorry kung nasaktan kita emotionally and physically. I'm sorry din if I tried to ruin your relationship with Anthony." "Okay lang, naiintindihan ko naman kung saan ang galing ang galit mo sa akin." "No, I don't have reasons para magalit sa iyo. Hindi mo naman kasalanan kung nagustuhan ka ni Anthony. At isa pa, iniwan ko naman kasi siya nang biglaan kaya't may karapatan naman siyang magmahal pa ng iba." Napayuko si Zarina at marahan na pinigil ang kamay ko. "Bukod sa sorry, gusto ko rin na magpasalamat sa iyo." "Para saan?" Nagtataka kong tanong. "Sa pagbuo ngumuli kay Anthony nung iniwan ko siyang sirang-sira. Salamat dahil nagkaroon siya ng sandalan, salamat rin dahil nagawa mong paibigan siya matapos niyang masaktan." "Christine, tanggap ko nang ikaw na ang mahal niya at hindi na ako. Kaya't hiling ko lang na huwag mo siyang saktan katulad ng ginawa ko. Anthony deserves better at ikaw yon." "Zarina, wika ko nang makita ang namumuong luha sa mga mata nito." "Thank you and I'm so sorry, Christine." Napatitig na lamang ako rito dahil hindi ako sanay na makita siyang ganito. Hindi rin ako sanay sa mga sinasabi niya, pero mukhang tanggap na nga talaga niya ang lahat. Dahil buong tapang siyang humarap sa amin na dalawa, sa lalaking minahal niya at bagong girlfriend nito. "Can I hug you?" Nakangiting wika nito at tumango naman ako. Kaagad na niyakap ako nito. Yakap na mahigpit na mahigpit. "Now I know kung bakit ang bilis na nahulog sa'yo ni Anthony. It's because napakabuti ng puso at ng pagkatao mo, Christine. Kaya ngayon, panatag na akong aalis dahil alam kong may iwan si Anthony sa isang katulad mo." Wika nito na tila ramdam ko ang labis na pagmamalasakit nito para kay Anthony. Kung sana lang ay hindi naging makitid ang utak ko noong una, siguro ay naging magkaibigan pa tayo. Dagdag pa nito. "Pwede pa rin naman tayo na maging magkaibigan, Zarina. Mas magiging masaya ako kapag nangyari iyon." Nakangiting wika ko. "Maybe someday, Christine. Kapag naghilam na ang mga sugat na dulot ng nangyari sa atin na dalawa." Matapos ng ilang segundo ay bumitaw ito sa pagkakayakap sa akin at pinunasan ang mga luhang tumulo sa pisngi niya. Napatingin ito kay Anthony at ibinalik ang tingin sa akin, na parabang humihingi ng permiso kung maaari niyang kausapin ito. Kaya naman tumango ako. Gusto ko rin naman na magkaayos sila dahil kahit papaano ay may pinagsamahan naman rin sila. Hindi na sila iba sa isa't isa. "Anthony, can we talk?" Kahit saglit lang. Tumingin naman sa akin si Anthony at nginitian ko ito. "Anthony, I just wanted to say sorry for everything that I have done. Sa mga nagawa ko kay Christine Pitina rin sa nagawa ko sa iyo noon. Serena, kung okay na kayo ni Christine, okay na rin sa akin yun."
cold na wika ni Anthony. But hindi ko pa rin maramdaman na okay tayo, na pinapatawad mo na ako. Ang sabi ko, okay na nga sa akin iyon, natigilan si Anthony sa sinasabi nito nang bigla itong niyakap ni Zarina. Anthony, just please listen to me. Humihikbing wika nito, I'm so sorry for leaving you, Anthony. I'm so sorry for hurting you, and I'm sorry if hindi ko tinupad ang pangako ko sa iyo noon na I will never leave you. Hindi nagsasalita si Anthony o kahit kumikilos man lang. Siguro ay nagulat din ito sa ginawa ni Zarina at sa nangyayari. I still love you, Anthony. Hindi mawawala iyon kailanman, palagi ka pa rin na may puwang sa puso ko. Pero tanggap ko naman na hindi na ako, tanggap ko naman nang hindi na titibok pa ang puso mo para sa akin. Mas lalong lumakas ang paghikbi at pag-agos ng mga luha nito. That's why I'm letting you go, Anthony. I'm setting you free, dahil yun na lang ang tanging magagawa ko para sa taong mahal ko. Ang hayaan kang maging masaya even if hindi na ako ang kasama mo sa kasiyahan na yon. As long as you're happy, masaya na rin ako, Anthony. Mas hinigpitan ni Zarina ang pagyakap kay Anthony. Iyon na lang rin naman kasi ang huling pagkakataon niya para yakapin ito. Dahil aalis na siya at magsisimula na ng bagong buhay sa ibang bansa. At ang tanging mahihiling ko lang para sa kanya ay maghilam ang lahat ng sakit na nararamdaman niya kapag nakaalis na siya. And I promise na hindi na ako manggugulo pa. I promise na hahayaan ko na kayong dalawa, basta't patawarin mo lang ako, Anthony, gusto ko lang na mapatawad mo ako, tila naluluha na rin ako sa nasasaksihan ko at sa mga narinig ko. Ramdam kong nasasaktan talaga si Zarina. Dahil ano pa bang masasakit sa palayain mo ang taong mahal mo at ayaw mong mawala sa iyo? Pero kahit papaano ay hanga ako sa kanya na nagawa niyang maging matapang upang tanggapin ang lahat. Nagawa niyang ibigay ang kasiyahan ng taong mahal niya kahit iyon ang ikasasakit niya. Tiyon naman din talaga ang dapat para ikatatahimik nila at para sa ikakabuti ng pagkatao niya. Alam kong makakahanap rin si Zarina ng taong magmamahal sa kanya balang araw. Basta't ipagpatuloy niya lang ang pagbabago niya at huwag nang bumalik sa dating siya, pinapatawad na kita Zarina. Wika ni Anthony at ngumiti marahan rin na hinimas nito ang buhok ni Zarina, at sana ay mapatawad mo rin ako sa mga sakit na naidulot ko sa iyo. Hindi na nakapagsalita si Zarina at umiyak lang ito nang umiyak habang paulit-ulit na tumatango. Ngayon, masaya na akong nagkapatawaran na sila at naiayos na ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Nang bumitaw si Zarina sa pagkakayakap rito ay sinenyasan ako ni Anthony na lumapit. At nang makalapit ako ay inakbayan ako nito. I'm sorry, hindi ko na talaga napigilan na umiyak. Nakangiting wika ni Zarina sa amin habang pinupunasan ang mga bahid ng luha niya. Maybe tears of joy ito. Because I'm really happy na okay na tayong tatlo. Kami rin Zarina, masaya kami ni Anthony na maayos na ang lahat. So paano ba yan? I need to go na at marami-rami pa akong gamit na kailangang ipack. Basta Zarina, salamat at mag-iingat ka sa flight mo. Wika ko pa, salamat rin Christine, salamat sa inyo ni Anthony. Sayang lang at aalis ka na, hindi ka na makaka-attend pa ng kasal namin. Sambit ni Anthony at bahagya naman na natawa si Zarina. Kahit naman hindi ako umalis ay hindi pa rin ako pupunta sa kasal niyo. Grabe namang kamartiran yon. Oo nga. Masakit naman kay Zarina yun lalo na't hindi pa siya talagang nakaka-move on. Joke lang. Habol pa nito. Basta't best wishes na lang at sana ay maging masaya at puno ng pagmamahal ang pagsasama ninyo. Lumapit ito sa akin at niyakap ako, matapos ay niyakap rin ito si Anthony. Kunin niyo na lang akong ninang ng magiging anak niyo. Siguro by that time ay totally moved on na ako kay Anthony. Natawa naman kaming tatlo dahil kahit alam ko naman na dinadaan lang nito sa biro ang tunay niyang nararamdaman. Mauuna na ako, magkita-kita na lang tayo kapag itinadhana muli ng panahon. Nakangiti itong tumalikod sa amin at naglakad palayo, nagkatinginan naman kami ni Anthony at ngumiti sa isa't isa. Sa wakas ay unti-unti nang naging ayos ang lahat bago ang kasal namin. Wala na kaming pangangambahan pa at isipin. Anthony POV. Bro, sino pala yung isa sa mga bridesmaid ni Christine? Tanong ni Sancho sa akin. Alam ko na kaagad kung sino ang tinutukoy nito. Walang iba kung hindi si Martina.
Dahil tatlo lang naman ang bridesmaid ni Christine at kilala naman ni Sancho ang dalawa doon, si Ate Ashley at si Angela, Martina ang name niya. Dati siyang katrabaho at kaklase ni Christine. Tumangutango naman ito at pansin ko ang paglingon nito na tila hinahanap iyon. Bakit? Type mo, singit naman ni Elijah sa usapan. Type agad, nagtanong lang naman ako. Eh bakit mo tinatanong? Malamang, hindi ko kasi kilala iyon. Dapat ba kilala mo pa? Eh dapat ba nakikisali ka sa usapan? Napailing na lamang ako at hindi na pinansin ang pagbabangayan ng dalawang ta sa tabi ko. Wala yatang araw na hindi sila nag-iinisan at nagbibwaisatan. Hindi na yan bago sa kanila. Mas nakakapanibago pa nga kapag magkasundo sila. Excuse me po sir, wika ng wedding organizer at lumapit sa akin. Mag-ready na po tayo dahil papasok na po ang mga bridesmaid na susundan ng groomsmen. Then lastly, iyong bride. Nakangiting wika nito at tumango naman ako. Kaya't inawat ko na sina Sancho at Elijah sa pagbabangayan nila. Huwag na kayong magulong dalawa. Magsisimula na, saway ko sa kanila. O bakit nauutol ka, kinakabahan ka no? Nakangising wika ni Elijah sa akin. Hindi no, pagtanggi ko kahit iyon naman ang totoo. Sa sobrang kaba ko ay parabang nanghihina na ang tuhod ko kaya't hindi ako makaayos ng tayo. Kinakabahan ka o halata kaya, namungutla ka na nga, seryoso. Namungutla ako, tanong ko at tumawa naman ng tumawa si Elijah. Oo, parang any moment ay mawawalan ka na ng hangin sa katawan at hihimatayin. Alam mo Elijah, kaya ka nga ginawang best man para suportahan si Anthony. Hindi yung mas lolo mo pa siyang pinakakaba. Kontra ni Sancho rito, nagbibiro lang naman ako, PayPal ka no. Pwes hindi ito ang panahon para magbiro. Pare-pareho kaming nap-aayos ng tayo nang tumugtog na ang piano at bumukas ang pinto. Naramdaman ko pa ang marahan na pagtapik ni Sancho sa likod ko na tila pinapakalma ako. Huminga ako ng malalim at iniayos ang suot ko. Marahan ko rin na hinawi ang buhok ko. Katulad ng sinabi ng wedding organizer ay naunang pumasok ang mga bridesmaid at groomsmen. Si Ate Ashley ay kasabay ni Kuya Alvin. Sumunod naman ay si Angela na ang kapartner ay si Kuya Christian, matapos ay si Kuya Hunter at si Martina. Tinitian pa kami ng mga ito nang makalapit sa amin at pamwesto na sila sa kani-kanilang upuan nila sa gilid. Tila dumoble o halos triple na ang kaba ko nang magsalita ang wedding organizer na papasok na ang bride. Pakiramdam ko ay napakalakas at napakabilis ng tibok ng puso ko. Mas lalong lumakas ang tugtog ng piano kasabay ng pagtayo ni Christine sa tapat ng malaking pintuan na iyon. Katulad ng hiling nito ay kasama niya si Tita Christy at ang parents ko na maghahatid sa kanya patungo sa akin. Iyon ang pinakiusap niya, dahil nga wala na ang papa niya, at ayaw naman niyang mag-isa lang si Tita Christy sa paghahatid sa kanya. Iyan na si Christine bro. Kalma ka lang wika ni Elijah na nasa bandang kanan ko. Paano ko kaya magagawang kumalma habang dahan-dahan na naglalakad si Christine sa gitna ng aisle at papalapit sa akin. Kahit na malayo ay kita ko ang magandang ngiti nito habang nakatitig sa akin. Tila nasa kanya lamang ang atensyon ko at hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Sa bawat paghakbang nito ay tila nanunumbalak ang mga alaala kung paano kami pinaglaruan ng tadhana. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako talaga makapaniwala. Kung paano kami unang nagkita, paano nagkakilala, paano kami nagkalapit at kung paano kami na-engage na dalawa. Hanggang sa ito, nakatayo na siya sa harapan ko na may napakagandang ngiti habang hawak ang bouquet ng puting bulaklak. Maging ang parents namin ay nakangiti rin at alam mong masayang masaya para sa amin. Huminga ako ng malalim bago tuluyan na lumapit kay Christine. You look really beautiful, mahal ko. Bulong ko rito at mas lalong napangiti ito. Inilahad ko ang kamay ko sa kanya at kaagad naman niyang hinawakan iyon. Sinenyasan na kami ng wedding organizer na maupo na sa unahan kaya't inalalayan ko patungo doon si Christine. Kinakabahan ka ba? Ako kasi ay kabang-kaba habang naglalakad. Pakiramdam ko nga ay mapapatid pa ko. Wika nito nang makaupo kami na dalawa. Kinakabahan rin ako, dahil sa sobrang ganda mo. Ang lakas mo pa rin talagang manguto. Pabirong inirapan ako nito, nagsasabi lang ako ng totoo mahal ko. Nakangiting wika ko. Alam mo, iniisip ko tuloy Anthony, paano pa kaya sa mismong kasal natin.
Mas triple siguro ang kaba natin noon, at mas triple rin ang sayang mararamdaman natin noon, dahil kung itong practice pa nga lang ay napakasaya ko nang makita kang naglalakad sa aisle papalapit sa akin, mas lalong-lalo na sa kasal natin. Dahil magiging opisyal na tayong mag-asawa noon. Napangiti na lamang ito at Sam Andel sa balikat ko. In 2 days ay ikakasal na kaming dalawa. Magiging mag-asawa na kami, may bibigay ko na ang apelyido ko sa kanya at iyon na ang simula ng panghabang buhay na pagsasama namin na dalawa. Okay, I guess alam na po ninyo ang gagawin ninyo sa wedding. Pwede na po tayong umuwi at tapos na po ang practice natin. Wika ng wedding organizer pero kinontra ko ito. Teka, hindi na po ba namin papraktisin ang wedding speech namin? Hindi na po Sir Anthony. Mas mabuti pong sa kasal ninyo na mismo marinig ang mensahe ng isa't isa. Tumango naman ako pero hindi pa doon natatapos iyon. Dahil may isa pa akong tanong rito. E ang kiss, hindi rin ba namin papraktisin? Natawa naman ang wedding coordinator maging ang mga kasama namin sa practice na ito. Anthony, ano ka ba, awat ni Christine sa akin na nakasal ubong ang kilay, pwede naman po sir. Kung gusto po ninyo. Anthony, tumigil ka nga, nandyan ang mama ko at ang mga kuya ko. Pati na ang parents at ate mo. Ano naman? Anong-ano naman? Magkikiss rin naman tayo sa kasal natin. Kaya bakit nahihiya ka pa sa kanila? Sa kasal iyon. At practice pa lang ito. Bahagya pa akong siniko nito. Umayos ka Anthony sa baulan. Pag ninas mo ako, tatakbuhan talaga kita sa araw ng kasal natin. Biro lang mahal ko. Wika ko at kinurot ang pisngi nito. Maganda na nga ang mood niya kanina at ayoko nang sirain pa yon. Sige na po, pwede na po tayong umuwi. Salamat sa pagpunta ninyo ngayong araw at magkita-kita na lang po tayo ulit sa mismong kasal. 11 AM na at kaka-rating lang namin ni Mommy sa mansion galing sa practice para sa wedding. Dalawa lang kami ni Mommy ang umuwi dahil si Daddy kasi ay dumiretso at may inayos sa kumpanya habang si Ate Ashley naman ay nag-aasikaso para sa last wedding preparations. I guess buong araw lang ako sa bahay kasama si Mommy. Wala rin naman kasi kaming lakad ni Christine dahil kasama niya ang mama niya at tatlong kuya niya sa pamamasyal. Sinusulit kasi nito ang pakikipag-bonding sa pamilya niya bago kami ikasal na dalawa. Iakyat na po ba kita sa kwarto mo, Mommy? Para makapagpahinga ka na po. Wika ko nang makapasok kami sa loob. Hindi pa naman ako pagod, nak. Edi dito muna po tayo sa sala. Gusto ko sana na mag-bonding tayo. Masyado ka na rin kasing naging busy sa pagpe-prepare ng kasal mo, nak. Sorry, Mom. Promise babawi po ako sa iyo after ng kasal. Tutal ay dito rin naman kami titira po ni Christine. Teka, anak, dito. Ayaw niyo ba doon sa iniregalo namin ni Daddy mo na bahay sa inyo? Nagdataka nitong tanong, eh hindi ba't sabi mo nga na kapag ikinasal ka, gusto mo na ganoong klase ng lugar ang taitirhan mo? Dagdag pa nito, hindi naman po sa ayaw, Mom. Pero gusto ko kasi nakasama pa rin kita, kayo ni Dad at ni Ate. At saka syempre, gusto rin po ni Christine na malapit lang siya sa pamilya niya. At isa pa, nag-aaral pa rin po kasi kami ni Christine kaya't hindi rin po kami pwede doon. Seryoso ba yan, nak? Tila masayang wika ni Mommy at tumango naman ako. E di ibig sabihin, hindi ka malalayo sa akin. Dito ka lang sa tabi ni Mommy. Opo, Ma'am. Araw-araw pa rin po tayong magkakasama. Akala ko talaga ay aalis na kayo kapag tapos ng kasal. Akala ko ay doon niyo pipiliin na tumira ni Christine. Dito lang po ako lagi sa tabi mo, Mom, promise po yan. Napangiti ito nang napakalawak at sinenyasan ako na lumapit sa kanya at nang makalapit ako ay kaagad niya akong binigyan ng yakap. Isang mahigpit na yakap, promise yan, nak-a. Dito ka lang muna habang nandito pa si Mommy, Mom. Saway ko rito at bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Yan ka na naman po eh. Medyo inis ng wika ko. Sinabi ng ayoko pong magsasalita ka ng ganyan. Nak, kahit hindi ko naman kasi sabihin ay iyon ang mangyayari. Pwede po ba, huwag na muna natin isipin ang mga mangyayari. Pwede naman pong maging masaya lang tayo. Hindi yung ganyan, peke itong ngumiti at yumuko. Sorry nak. Napabuntong hininga ako dahil napagtanto kong medyo hindi maganda ang tono ng pagsasalita ko sa kanya. Sorry Mommy, nabigla lang po ako. No, it's okay anyway.
Nagugutom ka ba? Gusto mong pag-bake na lang kita ng favorite mong muffins pag iba nito ng usapan, mas maganda po yan ma'am. Gusto ko po sana kangiting wika ko. Miss ko na rin po ang muffins na gawa mo. Gusto sana kitang paglutsuan ng ulam kaso ay hindi ko na iyon kaya. Pag-bake lang ang kaya ko since nagagawa ko iyon kahit nakaupo ako rito sa wheelchair ko wika pa nito. Kahit ano po mami ay okay lang sa akin. As long as ikaw po ang gumawa. Then let's go na sa kitchen. Tulungan mo na rin akong mag-bake. Sayang lang at wala si Christine, para sana makabonding rin natin siya at matuto siya ng secret recipe ko. Don't worry mom, kapag dito na po siya nakatira, pwede naman na po na araw-araw kayong magbonding sa kusina. Nakangiting tumango naman ito at nagtungo na kami sa kusina. Ako ang naglabas mula sa pantry ng mga ingredients pati na ng mga iba pang kakailanganin nito sa pagbibake. Inilatag ko ang mga iyon sa mesa para hindi mahirapan si mami sa pagkilos niya. Naupo ako sa tapat nito at pinanood siya sa paggawa niya. Binabanggit rin nito ang mga sukat ng ingredients pati ang mga dapat gawin para umalsa at maging malambot ang muffin. Tandaan mo ang mga itinuturo ko sa iyo ah. Para matuto ka rin kahit simpleng pagbibake lang. Para kapag kasal na kayo ay magagawan mo rin si Christine ng muffins. Bakit ko pa aaralan yan mami? Kung nandyan ka naman upang magbake para sa amin, syempre mas sweet pa rin na ipagluto o ipagbake mo ang asawa mo. Ganoon kaya ang daddy mo sa akin kaya nga hamaling na hamaling ako sa kanya. Natatawang wika nito, umangalumbaba ako sa mesa at tinitigan ang masayang mukha ni mami. Sana ay lagi na lang siyang ganyan, sana ay lagi siyang masaya, walang problema, walang sakit na iniinda. At sana ay lagi lang rin siyang nandito at laging nasa tabi ko. Ayoko talagang dumating ang araw na mawawala siya at hindi ko na siya makikita pa sa tahanan na ito. Hoy Anthony anak, napabalik ako sa ulirat ng tawagin ako ni mami. Ang sabi ko, tikman mo kako itong mixture kung sakto na ba ang tamis. Marahan na kumuha si mom sa mixture gamit ang daliri niya. Titikman ko sana yun ngunit mabilis na ipinahid niya iyon sa mukha ko. Mom, tulala ka kasi eh, parang wala ka sa sarili. Natatawang wika nito kaya't kumuha rin ako doon at ipinahid sa mukha niya. Anthony, para quits mommy. Pasaway ka talagang bata ka. Wika nito habang tumatawa lang kami na dalawa. Ikaw po ang nauna, bumanti lang po ko. Ah, ganon. Papahiran pa sana ako nito sa mukha ngunit mabilis na nakailag ako at tumayo. Habol mommy. Aba, paano kita hahabulin kung naka-wheelchair ako? Mas lalo pang lumakas ang tawa namin na dalawa dahil doon. Ngunit bigla akong natigilan nang marinig ang malakas na tawa at halakhak niya. Napangiti na lamang ako at kaagad na nilapitan siya. Lumuhad ako sa harap niya matapos ay marahan kong hinimas ang pisngi niya. I love you so much mommy, masayang masaya ako kapag nakikita kong nakangiti at tumatawa si mommy. Sino bang anak ang hindi magiging masaya sa ganoon? Gusto ko lang na lagi ko siyang napapatawa. Gusto ko lang na laging naririnig ang mga halakhak niya, dahil kapag ganoon, para bang wala itong sakit na iniinda. Pero bakit ganito? Sa kabila ng saya namin ay may nararamdaman akong takot. Mas natatakot akong mawala siya. Mas natatakot akong magising na wala na sa tabi ko ang sarili kong ina. Mas lalo tuloy na napahigpit ang yakap ko sa kanya. Tila ayoko nang bitawan pa siya. Pagtapos mo kong pairan sa mukha ay manguuto ka dyan. Wika nito. Di naman po ako nang uuto, totoo po ang sinasabi ko ma'am. Umiti ito at marahan na ginulo ang buhok ko. Alam ko naman yon, bata ka pa lang ay palagi mo rin naman na sinasabi sa akin yan. Pero kahit hindi mo sabihin ay ramdam ko rin naman. Kumuha ito ng tissue sa mesa at nilingon ako. Matapos ay pinunasan nito ang dumi sa mukha ko. Mahal na mahal rin kita anak. Kayo ng ate mo at daddy mo ang buhay ko. Paligi mong tatandaan yan. Wika nito na tila tago sa puso ko. Buong buhay namin ay ramdam namin ang pagmamahal ni mommy at daddy sa amin. Hindi sila nagkulang sa amin kahit na madalas sila noon na nasa ibang bansa dahil sa pag-aasikaso ng mga negosyo namin. Kaya't ngayon na pinili nilang manatili na rito at ipaubaya na sa mga tauhan ng negosyo namin ay ito na ang pagkakataon na kami naman ang bumawi sa kanila. Kami naman ang magpaparamdam ng walang hanggan na pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. At kahit na ikasal ako,
hinding-hindi magbabago iyon. Sige na anak, baka magkaiyakan pa tayo rito. Ilagay na natin ang mixture sa tray para may luto na sa oven. Wika ni Mommy kasabay ng marahan na pagsinghot nito. Kaya't nang makabitaw ako sa pagyakap ko sa kanya ay kaagad kong tinignan ito. Teka, umiyak ka po ba Mom? Wika ko dahil tila parang basa ang paligid ng mata nito. Hindi, napuwing lang ako. Palusot nito at nagkusot ng mata. As if naman na maniniwala ako doon. Mommy naman, alam mo naman po na ayokong nakikita kang umiyak. Tears of joy naman ito. Masaya lang ako sa naging bonding natin ngayon. Pag matanda talaga mas nagiging emotional Mom no. Biro ko upang gamaan ang paligid. Makamatanda ka naman sa akin. Wala pa naman akong 50, pabiro itong umirap sa akin. Nang simula ni Mom ang pagsalin sa tray ay tinulungan ko na ito para mapabilis. Matapos ay ako na ang naglagay sa oven noon. Ilang minutes po ito Mommy? 10 to 15 minutes lang. Wika nito kaya't sinet ko na ang timer. Okay na ba? Tanong pa nito. Yes Mom, okay na po. Do you want to watch TV muna po while waiting? Aya ko rito. Pwedeng dalhin mo na lang ako sa garden. Wika nito kaya't nagtaka ako. Mag-aalas 12 na at matirik ang araw, pero bakit gusto niya pang lumabas? Gusto ko lang makita ang araw, ang mga ulap pati na rin ang mga puno doon. Sure ka Mom, pero mainit po sa labas. Oo, nak please. Wika nito kaya't di na ako nakatanggi. Kaya't itinulak ko na ang wheelchair niya palabas ng garden. Ipinwesto ko iyon sa ilalim ng malaking puno namin doon upang hindi siya gaanong mainitin. Ano namang gagawin natin dito Mommy? Magbibilad ng 10 minutes hanggang sa maluto ang muffin. Pwede rin. Gusto ko lang makita ang ganda ng kalikasan for the last time. Wika nito na nakataas ang isang kamay na parabang inaabot ang kalangitan. Po. Anak, kahit anong mangyari, ituloy mo ang kasala. Gusto kong maging masaya kayo bilang mag-asawa ni Christine. Mommy naman, syempre ay matutuloy po yon. Dahil bukod sa kagustuhan mo, ay kagustuhan rin naman namin ni Christine yon dahil mahal namin ang isa't isa. Kaya nga, huwag na huwag mong sasaktan si Christine. Gustong gusto ko talaga siya para sa iyo at mahal ko na rin siya na parabang sariling anak ko. Napakabuti niyang tao at alam kong aalagaan kanya katulad ng pag-aalaga ko sa iyo. Dagdag pa nito, Christine Mom, napakabait nga talaga ni Christine at iyon ang isa sa minahal ko sa kanya. Mahal kong bunso, kapag nagkaanak kayo, pwede bang isunod ninyo ang pangalan sa akin? Wika nito at tumungo naman ako. Gusto ko sana na Antonina ang ipandala ninyo kapag babae at Antonio naman kapag lalaki. Ang gandang pangalan, Mommy. Nakangiting wika ko. Ang tagal ko kayang pinag-isipan yan. Sige po, pero tsaka na po kami mag-aanak kapag graduate na kami ng college. Mga ilang years pa po iyon, kaya't dapat ay mas maging malakas ka Mom para maabutan mo ang mga apo mo sa amin. Pero paano kapag hindi ko na nagawang abutan sila? Magtatampo ka ba sa akin Anthony? Mom, yan na naman po tayo eh. Kakasabi ko lang sa iyo kanina na ayoko ng mga ganyang usapan. Anak, gustong gusto ko pang makita kang may kasal, gusto ko pang maging parte ng buhay mag-asawa ninyo ni Christine at gusto ko pang makita ang mga magiging apo ko sa inyo. Iyon naman po pala eh. Kaya dapat na mas lumaban ka po at mas palakasin mo pa po ang sarili mo. Wika ko napalingon ako sa loob ng mansion nang tumunog na ang timer na inilagay ko sa oven. Malakas ang tunog noon kaya trinag yun rito at isa pa, nasa gilid lang banda ng kitchen ang garden namin. Halika na po sa loob Mommy, luto na ang muffin at kumain na tayo. Aantayin na lang kita dito na lang rin tayo kumain. Sige po, kukunin ko lang po yun sa loob. Wika ko at papasok na sana ako nang tawagin ako ni Mommy. Anthony anak ko, wika nito kaya't nilingon ko itong muli, nakangiti ito sa akin. Iyong napakagandang ngiti niya, tila kakaiba rin ang aliwalas ng mukha niya. O baka dala lang rin iyon ng sinag ng araw. Bakit po Mommy? Wala, gusto ko lang makita ang gwapong mukha ng bunso ko. Napangiti na lamang ako at napailing. Kukunin ko na po ang muffin natin, gutom lang yan Mommy. Biro ko at pumasok na sa loob.
Inilabas ko sa oven ang muffin at tinusok ito ng toothpick katulad ng palagi kong nakikita na ginagawa ni Mommy. Wala nang bahid ng mixture sa toothpick, so it means na luto na yon. Kumuha ako ng platito at naglagay ng 3 pirasong muffins dahil hindi naman namin mauubos lahat yon. At para matikman rin nila ate at daddy ang tirang muffins, kumuha rin ako ng juice at inilagay yon sa tray kasama ng muffin para mas madali kong mabitbit yon palabas. Habang nag-aasikaso ako ay sinilip ko pa si Mommy sa garden. Glass ang pintuan namin doon kaya't kita ko itong nakaupo. Napangiti na lamang ako dahil mukhang enjoy na enjoy ito sa view doon. Nang mailagay ko ang lahat ng kailangan namin sa tray ay binitbit ko na iyon at lumabas. Ma'am, here's the food na. Wika ko habang naglalakad palapit kay Mommy, pero hindi ako nito nilingon o hindi ito sumagot man lang. Pineapple juice ang kinuha ko po sa iyo para good for your. Napatigil ako sa sinasabi ko at tila na estatwa nang mas lalo akong makalapit sa kanya. Nakita kong nakalaylay ang ulo nito sa balikat niya at nakalaylay rin ang isang kamay. Dahil doon ay nabitawan ko ang tray na hawak ko. Ma'am, tawag ko rito pero hindi pa rin ito sumagot. Mommy, ulit ko pero wala pa rin. Tila bumilis na ang tibok ng puso ko at napuno pa ako ng kaba. Para bang nanginginig na ang buong katawan ko, pero pilit ko pa rin yung nilabanan at naglakad ako papalapit sa kanya. Mommy, Mommy, wake up. Wika ko nang makita ko itong nakapikit at tila parang walang malay dahil kahit anong alog at tapik ang gawin ko sa kanya ay hindi siya nagre-response. Wake up, Mom, Mommy, tila kinakapos na sa hiningang wika ko. Anong nangyayari? Bakit ganito? Okay na okay lang siya kanina bago ko siya iwan. Natatarantang sumigaw ako at humingi ng tulong. Nagmamadali naman na nagsidatangan ang mga kasambahay namin. Yaya, help, ang mommy ko. Umiyak ng wika ko. Dalhin natin siya sa ospital ngayon na. Lumapit ang driver namin at binuhat si mommy patungo sa sasakyan. E nalalaya naman ito ng mga kasambahay namin. Habang ako ay tila nakatingin lang sa walang malay kong mommy na buhat-buhat nila. Bigla na lamang nang hina ang tuhod ko at napabagsak ako sa sahig. Parang hindi totoo ang nangyayari at para akong nasa isang masamang panaginip. Sir, tara na po sa ospital. Tinignan ko lamang ang driver namin na siyang umakay sa akin para bang naubusan na ako ng lakas maging ng hangin sa katawan ko. Tila wala na akong naiintindihan pa sa paligid ko at parang hindi ko na alam kung ano pa ang nangyayari.